Nagyayabang po itong si Rodrigo Duterte nung nakaraang mga araw na haharapin niya po ang Quadcom kapag siya po'y inimbitahan o pinatawag nito. E ang tanong ngayon, darating kaya siya bukas, October 22, 2024? Ito po yung unang pahayag ni Rodrigo Duterte nang sabihin niya po na siya po'y haharapin ito pong mga kongresista diyan sa Quadcom. At dito sa balita na ito, itinatanggi niya po na mayroong reward system sa nangyaring war on drugs sa kanyang administrasyon. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang akusasyong may pabuyang natanggap ang mga pulis na pumatay sa ngalan ng gera kontra droga. Handa rin daw si Digong pumarap sa pagdinig ng kamera sakaling siya ay maimbitahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na walang reward system sa kanyang madugong war on drugs. Iginit niya yan sa panayam sa programa ng SMNI News na problema niyo itawag kay panelo nitong Webes. Matatandang ibininyag ni former PCSO General Manager. Pero ang tanong, wala ba talagang reward system sa panahon ng kanyang pamumuno? Dito sa mga napanood nating balita kamakailan lamang, kung babalikan po natin yung kasaysayan, siya mismo nga ang nag-announce na meron pong reward system tapos ito rin pong kanyang tauhan na si Bongo. Ito po inamin nila noon. Pakinggan po ninyo. Ito muna ni namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports ko mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kagkapon sa akin na kailangan malaman ng publiko yan. Soon, he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. Importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po. It was uploaded ng balita sa Inquirer.net noong September 24, 2019. Maliwanag po ang sinasabi dyan nitong si Senator Bongo. Sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, malating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Diba? Ang linaw naman, meron talaga. Sa kanong kahahalal lamang bilang Pangulo nitong si Rodrigo Duterte, ito po yung balita noon. There is... President-elect Rodrigo Duterte is willing to reward members of the Philippine National Police or anyone from the armed forces of the Philippines who could capture or eliminate drug pushers and drug lords. Nel Maribohok tells us why. President-elect Rodrigo Duterte reiterates his number one policy of eradicating crimes and illegal drug activities in the country. In line with this, the incoming president has signified his willingness to grant up to 3 million pesos reward to any member of the Philippine National Police and the armed forces of the Philippines who could capture drug pushers and drug lords. May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure the entire Philippines is listening, ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Diba? Tapos ngayon, itatanggi mo dito sa balita. Pakinggan natin. At retired police officer na si Royina Garma na aabot sa 1 milyong piso ang pabuya nila sa mga pulis noon na makakapatay sa sinumang sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Garma, hango ito umano sa reward system ng Davao Model Drug War. Walang pulis na papasok ng hindi ako magbibigay ng reward kung ang pinakamaan. Duterte versus Duterte. Sabi niya noon, 3 milyong piso. Pagka drug lord. Tapos, pagka mga ninja cops, 1 million, 2 million pesos. Anong teting na yan? Anong sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant
magkain kami and I congratulate them. Kahit panidigong kailanman hindi raw niya inutos ang pumatay sa kanyang giyera kontra droga. Hindi niya nga inutos ng literal, pero mahilig siyang magpahiwatig. Kaya ang nangyari tuloy, yung mga pulis nasunod sa kanya. Ha? Tapos yung mga pulis na ilan dyan, nakakulong na ngayon, kawawa rin yung pamilya. Hindi ko sinasabi na siya dyan ako pinatay. Kung sabi ko nga sa mga soldado, give them the chance to fight so that if they fight, then they will be justified in killing them. Handa rin daw si dating Pangulong Duterte na humarap sa pagdinig ng Quad. Handa daw siyang humarap. Tingnan natin kung haharap yan bukas. Kumiti ng kamera tungkol sa war on drugs sakaling ipatawag siya. Hindi ako atras ng pwede sila lahat. At marami akong sabihin. Bukod kay dating Pangulong Duterte. Pakikinggan namin yan, ha? Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito yung imbitasyon sa iyo. Eh. Nabalita kahapon. Basahin po natin, ha? Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Notice of Joint Committee Meeting, October 18, 2024. Honorable Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines. Dear Honorable Duterte, please be informed that the Joint Committee will hold a public hearing in connection with its inquiry in aid of legislation on the date, time, and place indicated hereunder. October 22, bukas po yan, Tuesday, 9:30 in the morning at People's Center Building, House of Representatives, Quezon City. In this regard, the Joint Committee respectfully invites you to attend the said inquiry to provide valuable insights and shed light on the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Attached herewith is the agenda on the said meeting. Please confirm your attendance to facilitate arrangements for your participation. If you plan to make a presentation, submit documents, or have an opening statement, please submit the same to the committee secretariat for its preparation. We look forward to your valuable contribution to this legislative inquiry. Very truly yours, Representative Robert A.S. Barbers, Chairperson, Committee on Dangerous Drugs. At ang siste, tingnan natin ngayon kung paninindigan ni Rodrigo Duterte ang kanyang sinasabi na siya'y dadalo diyan po sa Quadcom. Kasi ayon po sa mga nasasaga po natin balita, wala pa pong pagpaparamdam ng kumpirmasyon kung siya talaga'y dadalo bukas. O, pakinggan natin at balikan ang balita mula po sa GMA. Formal na pong inimbitahan ng House Quad Committee si dati Pangulong Rodrigo Duterte para sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa kanyang administrasyon. Pinutukan niyan ni Darlene Tan. Ito ang imbitasyon ng House Quad Committee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat na pirmado ni Quad Committee Overall Chairperson Representative Ace Barbers, inaanyayahan si Duterte sa pagdinig ng komite sa Martes, October 22 para bigyang linaw ang mga issue partikular sa extrajudicial killings. Sa huling pagdinig, sinabi ni Retired Police Colonel Royina Garma na iniutos ni Duterte na i-replicate sa buong bansa ang Davao model ng drug war, kung saan may reward system para sa mga pulis na makapapatay sa drug suspects. Wala pang kumpirmasyon ng Quadcom kung dadalo si Duterte, pero handa raw sila rito. Bibigyan daw nila ng pagkakataon ang dating Pangulo na sagutin ang mga pahayag ni Garma. We will definitely afford him the courtesy due to him. Medyo pipilitin namin na maging intelligent itong mga questions na ito. We will have to get some information kung totoo bang merong reward system na in-implement? Meron bang order talaga na barilin? Ano pa bang ibang orders? Sabi ni Quad Committee Co-Chairman Representative Benny Abante, kasama sa tatalakay ng impluensya ng mga pahayag ni Duterte sa publiko noon. The former president should also realize that because he said several times in his war on drugs that drug pushers or whoever should be killed, no? Paulit-ulit yung sinabi. It's not actually a personal order to those people to kill. Pero declaration ng ating Pangulo yan. So, anong ginawa ng mga kilisa natin? They were emboldened to kill. Oh,
yun ang nangyari talaga. Ano? Parang naging lakas ng loob ito ng mga kapulisan para pumatay ng pumatay sa isang police operation. Salamat sa Diyos at hindi ako nadadamay sa mga kaso na ngayon yan. Talagang napakabait sa akin ng ating Panginoon Diyos eh. Pero mahirap na lamang magsalita. Ngunit lalabas naman ang katotohanan. Dahil sa mga pronouncement na yan ni Rodrigo Duterte, araw-araw may namamatay. Di yan maikakaila. Ang katotohanan, mahahayag talaga yan. Sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte, halos walang araw na walang nanlaban sa ating kapulisan. Diba parang napaka-imposible? Napakatapang ng Pangulo, tapos manlalaban ka pa. Dapat, kapag kaduwag ang Pangulo, walang nanlalabang. O ganun yung basic sa mga manlalaban. Kasi magiging matapang ka eh. Pero pagka alam mo nang matapang ang Pangulo, tapos nanlalabang ka pa, katangahan yun. O. Pero ngayon, ano ba yung sinasabi natin dito? Kasi nung mga panahong iyon, hindi talaga maikakaila na ang daming mga issue na hindi po na a-address. Ang daming mga kriminalidad, partikular mga pagpatay ang hindi po nasusolusyonan. Ngayon, pagdating sa katapangan ng Pangulo, eh mukhang salita lang talaga si Rodrigo Duterte. O ngayon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi nila, weak si Pangulong Bongbong Marcos, duwag si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, pansinin ninyo, yung mga sitwasyon sa law enforcement, ang dami-daming mga nahuhuli ngayon na mga illegal na droga. Ang mga kriminalidad na nangyayari, partikular sa mga pagpatay, agad-agarang nariresolba ng ating otoridad. Kung ikukumpara ninyo sa nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte, halos walang nasosolve. Eh. Diba? Mga sensational cases pa nga. Yung isa nga, in-sniper eh. Si dating mayor, ang pumanaw na mayor ng City of Tanawa na si Halili. Ano ang nangyari sa kanyang kaso? Walang nangyari. Pero ngayon, napag-aalaman natin na ayon na rin mismo sa pahayag ni Rowena Garma, eh mukhang pulis din ang bumanat. Napakarami pang mga ganong cases, ang daming mga pinagpapatay, mga politiko, tapos may mga classmate pa nga akong pulis, may mga kasamahan akong pulis. Yung isa kong classmate, sa Tanawan din. Anong ginawa? 2 at 3 van, 3 sasakyan. O sabay-sabay na nag-rush up doon sa loob ng outpost. Bago sila pumasok, yung isang pulis na off-duty na, pinutukan nila, patay. Si De Guzman, mga personal ko itong kilala, itong kinukwento ko, mga tol. Ha? Yung De Guzman na yon, nung ako po ay mahilig pang magsabong, kapag ka off-duty, nakakasabay ko sa loob ng sabungan yon. Pero, hindi yun involved sa illegal na droga, pretty sure ako doon. Kasi mayaman talaga yun eh. Ang mga kamag-anakan po noon, nasa Estados Unidos, si De Guzman. Kaya nga, ang sama-sama ng loob ng kanyang pamilya dahil gusto na rin umalis sana noon sa pulis. Nahuli lang siya. Ang balak noon ay after a couple of weeks na magsasubmit na ito ng resignation at pupunta na lamang sa Estados Unidos at doon na magmamigrate. Hindi na siya umabot dahil pinatay ng mga di umanong sabi ah, eh baka parte ng Davao death squad. Hindi natin alam yon. Tapos yung classmate ko naman na nandoon sa loob ng outpost, si PO3 Edgar Ubaob, sinasabi din noon na involved daw sa illegal na droga kaya nasama sa listahan. At marahil nakasama sa listahan kaya sinubject rin nila sa extrajudicial killing. Pero ang nakakapagtaka lang kasi doon mga tol, kung involved sa illegal na droga ang aking classmate, bakit baon sa utang? Bakit hikaho sa buhay? Pinagkakasya lamang yung sahod niya. Ang mga taong involved sa droga, mapepera. Hindi naman pwedeng sabihin, magpapanggap ka lamang. May mga kakilala ko noong time na yun, talagang umangat. Mga kapulisan na kumalakal ng illegal na droga, umangat sila. Pero napaguhuli ba sila? Hindi.
O ano ngayon ang nangyari sa mga tao na yun dahil protected sila noon, eventually natanggal sa serbisyo. Tapos yung isa doon, pumatay pa. Naging bahagi ng extrajudicial killing sa panahon ng Duterte administration. Ano ang pinatay niya? Abogado. Nangyari yung pagpatay sa Rodriguez Rizal. O, eventually, nalaman kung sino siya. O ngayon, nakakulong na po sa kasong murder. O, ganun yung mga sitwasyon noon. Dahil sa mga pahayag na yan ni Rodrigo Duterte, sabi nga dito ni Congressman Abante, naging emboldened ito pong mga ilan sa mga kapulisan natin. Hindi naman lahat po yan kasi napakarami naman pong mga pulis. Mahigit po sa 230,000 meron po tayong PNP personnel. At perhaps ang mga sumakay sa ganitong masamang gawain ng mga panahong iyon na hindi naman aabot ng 10,000. O, pagpalagay natin mga 1,000 mahigit across the country kasi bawat istasyon meron eh. Wala yatang istasyon na hindi nanlalaban ng mga suspek eh sa panahon ni Rodrigo Duterte. O kaya aabangan po natin iyan bukas kung ano talaga ang magiging stand nitong si Rodrigo Duterte kung hanggang salita lang ito at talagang napakasinungaling. Sabi niya, dadalo siya, di ba? Haharapin niya ang mga Quadcom. Ang Quadcom. O, tingnan natin kung haharap talaga siya bukas. Imbitado rin sa pagdinig si na dating NAPOLCOM Commissioner ito, Edilberto Leonardo. Napakahalaga rin itong si Leonardo kasi pag ito ang nagsalita, lalong madidiin ang mga Duterte. Si Nabongo, si Senator Ronald De La Rosa. O, kaya antabayanan din natin yung bukas kung magsasalita si dating Colonel Edilberto Leonardo. At Peter Parungo alias Pedro na kapwa idinawit ni Garma. Makita natin na talagang maraming mga tinatay na hindi talaga mga drug pusher, kundi drug user and mistaken identity. Sinasabi ng iba na collateral damage to, hindi, just ito eh. It's not just collateral damage. Sinusubukan namin kunin ang panig ng dating Pangulo na sa panayam ng SMNI noong Webes ay nagsabing wala pa raw siyang natatanggap na imbitasyong dumalo sa pagdinig. Pinabulaanan din niya ang mga alegasyon ni Garma. Operational funds ang daw ang ibinigay niya sa mga polis at pagbati at panglilibre lang ang ibinigay niyang reward. Para sa GMA Integrated okay. News, Darlene Kai. Kabang-abang ito bukas mga tol ha. Yan talaga ang most anticipated sa araw po ng Tuesday. Ang pagdalo nitong si Rodrigo Duterte dyan po sa Quadcom. Tingnan natin kung dadalo siya. May mga katanungan ba kayo mga tol? Sige, magkwentuhan muna tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Sabi ni Pido Dido, pwede kayang mag-testify mga yun tol na meron talagang reward system? Pwede naman. Lahat ng may nalalaman, pwede namang mag-testify. Subject for betting naman yan eh, ng House of Representatives. Hindi naman sila basta isasalang doon sa Quadcom nang hindi muna tinitingnan kung ano ba yung mga posibilidad na kanilang sasabihin. Kasi mamaya, gumagawa lang pala ng kwento, din pagsasayang din ng resources yun ng ating gobyerno. Sabi ni Victor, sabi ni Tobats, pag umaten daw si Lord Gong, di aaten din daw siya. Sige, magkakaalaman yan. Ano? Saka sa isang banda mga tol, ang Senado, magdidinig na rin po dito po sa issue na ito ng extrajudicial killing ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Ang maganda lang ngayon, nakialam na po si Senate President Kiss Escudero at sinasabi niya ngayon na ang mahahawak na committee ay ang Blue Ribbon Committee. No? Hindi na po yung committee ni Ronald De La Rosa kasi napaka-bias naman nun. Ikaw yung nasasangkot, ikaw yung inaakusahan, tapos ikaw yung mag-iimbestiga. Kaya salamat kay Senate President Kiss Escudero at binigyan niya ng pansin ito, ang Senate Blue Ribbon Committee na po ang hahawak sa magiging pagdinig ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung dadalo rin dyan itong si Rodrigo Duterte. Okay, mag-inhibit muna yung mga involved na senador. Wala namang problema, basta ibang committee. No? Basta ibang committee. Kasi karapatan din naman nilang madinig ang kanilang panig. Perhaps yun na rin yung pagkakataon nila na yung side nila madinig sa pamamagitan po ng isang Senate hearing. Pero never tayong papayag, ngunit wala rin naman tayong magagawa kung ganun ang gagawin ng Senado, pero never tayong pumayag bilang mga pangkaraniwang Pilipino na ang humawak doon ay ang committee na pinamumunuan ni Bongo o kaya nitong si Ronald De La Rosa. Which in this case, mukhang napakinggan na tayo
Dahil ang hawak nga po ay ang Senate Blue Ribbon Committee. Sa akin pagkakalam, ang pinuno diyan, ang chairperson niyan ay si Senator Cayetano, yung babae. Okay? With that, maraming salamat sa inyo mga tol.